Okay, good morning guys. So another tool unboxing tayo nitong Klein Tools Lineman's Plier. Product code is J2000-9NE. Ayan, sealed pa siya. Okay. Buksan na natin. So plier na to is made in USA. Okay, made in USA, product code is J, meaning journeyman handle. So J represents the handle, journeyman series siya, so more durable and more comfort ang journeyman. 2000 meaning yan yung cutting niya, no? So capable siya of cutting ACSR, nails and other hardened wires. Then 9 meaning 9 inch length, NE is New England head. Okay, so yun lang yung meaning nun. Okay, test na natin sa mga wires and ano, test muna natin sa GI wire, gauge 16 or 18 yata ito. Okay, syempre wala kang problema dyan. Okay, GI wire. Then number 2.0 mm squared. Okay. 3.5 mm squared. So napakatalim. 8.0 mm squared. Okay, so napakadali pa rin siya kahit 8.0 mm squared na ang kinakat natin. Okay. Then sa number 14 mm squared. Okay, so wala pa ring, medyo lumalaban ha, pero kaya pa rin ano, 14 mm squared. Okay. So kita nyo ang cutting, napakatalim, napakaganda. Test na rin natin sa wood nail, 1 inch length wood nail. Okay. Wood nail, wala ring problema. Okay. So check ang blade. Yan, walang kagasgas-gasgas, no? Very high quality. So lagi natin tatandaan sa lineman's plier, J meaning journeyman handle, 2000 is yung series nung cutting niya, no? 2000 meaning capable siya of cutting ACSRs, nails and other hardened wires. Okay, so 9 is the plier length. Then NE, New England yung design nung head niya. Okay, so thank you very much for watching. Yan. Idagdag ko na rin dito sa plier na to, no. So itong handle niya, hindi ito electrically insulated. So not suitable for live wire use itong plier na to. Okay? Kung makikita nyo rin or mapapansin nyo, naka-etched yung logo ni Klein sa plier, sa harapan ng plier. Then yung model number, then yung warning signs, ano. Okay, so dyan yung makikita, yan. Meaning, not electrically insulated yung handle. Okay, so warning lang. Okay. Sa lahat ng Klein pliers din pala, makikita nyo dyan, ayan, may marking din para sa specific plier na to, H1, meaning yan yung production number niya, no? So yung kabilang side, meron din yan sa likod. Ayan, kung makikita nyo, H2, yan ang production, year production number nung plier na ito.
So, sa mga lineman's plier, kung mapapansin nyo rin, yung head nila is merong small gap dyan, okay? Small gap, kasi pagka nag-cable pull ka or nag-i-strip ka ng wire, then or nag-i-grip ka ng wire, no? Hindi mo ma-damage yung pinaka-copper kapag hinihila mo yung wire. So, minsan kasi marami ring nagtataka eh, bakit hindi 0-0 yung head, okay? Ganon din dito sa blade. Actually, napansin ko, ayan o, meron siyang very small gap. Kaya kung napansin nyo kanina, nung kinat ko tong GI wire, parang hindi siya naputol directly. Ayan o, okay? Yan. Okay. So, merong small gap yung blade niya. So, sa tingin ko, hindi naman defect yan. Kasi mga ganitong klaseng plier, ano to, designed for heavy duty use to. Hindi lang para mag-cut ka ng UTP cable or cut 5, cut 6, or smaller cables, no? So, designed talaga siya for heavy duty, cuts ACSRs, nails, hardened wires, tsaka itong mga pang-service entrance natin na mga wire, which is 14mm squared, 8.0mm squared, ano? So, ayan. In terms of cutting, napaka dali niya. Very light built ako, pero kaya kong putulin kahit isang kamay, 14mm squared na wire, THHN. Okay, so yun lang. I think na-tackle ko na lahat or na-review ko. Yan. Meron din pala dito sa likod ng plier, warning, always wear protective eye protection, not insulated. Okay, so not electrically insulated siya. Will not protect against electrical shock. So yun yung warning signs niya sa handle. Okay, so thank you very much for watching. Please like and subscribe my channel. Bye.